All right, Junjun, go ahead. You need to defend yourself. Ano mo, Karen, dito pa lang makikita mo na kung sino nagsasabi ng totoo. Sabi niya kanina, protector daw ako. Paano niya nalaman? Dahil yun daw ang sabi-sabi. Eh, mahirap naman yan. Dahil sa sabi-sabi, on national TV, sasabihin mo na protector ako. At bakit ikaw magpapasara? You're only part of the legislative. Trabaho ng executive branch yan. Na kung saan, kung merong ginagawang illegal, ito ay pasasara natin. Vice Mayor Mercado, huwag po tayong magsisinungaling, lalong-lalong higit, e nasa harap po tayo ng maraming mga viewer. Okay. Ngayon, yung sinasabi, Karen, na pinipili daw kung sinong bibigyan ng yellow card. Malaking kalokohan ho yan. E kahapon, Sabado, nasa Barangay Sembo ako. Di naman po tinatanong, Binay ka ba o Mercado? Malaking kalapastanganan po yan kung yan ang gagawin. Yung pong binibigay naming serbisyo at hanggang ngayon, ito po ay tutuwa ng mga taga Makati. Mayaman, mahirap, hindi po tinatanong yan. Hindi rin po tinatanong kung Binay o Mercado ka dahil ito ay serbisyong binibigay para sa mga mamamayan ng Makati. All right, okay. Now we have the last 2 minutes for both of you, but Junjun, I'll give you your I'll let you give your last words right now, and perhaps you can answer some of the other issues, no? In terms of drugs, even, I mean, it's been written about, I mean, drugs in Makati and other issues involving actually, prostitution, drugs is really one of the bigger issues that you have. And also, another thing is unexplained wealth. I mean, we haven't tackled that yet, but then it actually merits a full program for this. So go ahead, June. And what can you offer that's different really from your father? Eh, sabihin na lang natin ganito, Karen, ha? What edge do I have over my yung opponent coming election? Okay. Number one, uulitin ko, I have the credentials because I am a graduate of Ateneo and the University of the Philippines. I have a master's degree, Karen. Okay. My experience, I have a long experience in governance, 17 years. Again, yung issue of moral ascendancy. Ngayon, sinasabi nila, ano bang gagawin ni Junjun Binay? Eh, anak lang naman ni Mayor Binay yan. Hindi ko po mapagkakaila, but I am the son of Mayor Binay. And I am running this campaign under the banner of number one, continuity. Number two, para ayusin itong mga programa pang ito. And number three, to add more programs and projects beneficial for the city. Okay, one quick question. Go ahead. I have the health to work for this city. Meron pa akong lakas. Meron akong sapat na lakas para maglingkod para sa lungsod ng Makati. Hindi pa ako naooperahan. Wala akong sakit na dinadala para paglingkuran itong lungsod ng Makati. Okay. All right. Just very quickly, no, we have former Senator Butch Aquino running also for mayor, but many people think that he and your father would be in the same on the same team. If that would be the impression, eh, lagi naman, hindi naman po namin kaaway si Tito Boots. At sobra-sobra rin naman po ang paggalang ng pamilya namin sa kanya. So you didn't field Boots Aquino? Can you say that again? You didn't field Boots Aquino? Most definitely not. Actually, nakapag-usap naman sila ng father ko before he filed his certificate of candidacy. And the truth of the matter, eh, talagang nagtatanong naman si Tito Boots kung pwedeng siya nga sumama din sa grupo po namin. All right. Okay. On that note, good morning to you, Junjun Binay, and good luck as well. Thank you, Karen. All right. So, Vice Mayor Nestor Mercado, your final words. Alam mo, Karen. And what can you offer, really? Ang unang-una, Karen, yung aking karanasan. Sabi ko nga sa iyo, 6 na taon ako nagkonsihal, 7 na taon ako nag-Vice Mayor. At sa totoo lang, mula nang si Mayor Binay naglalabas na ng Makati, ako na ang actual na nagraran ng city. At sa panahon yan, ay nakita ko kung ano ang lahat ng... Hindi ko naman sinasabing mali. Siguro, yung mga nakita ko, yung mga dapat pa namin i-improve, katulad ng reklamo sa ospital, reklamo sa eskwelahan, reklamo sa drugs, reklamo sa mga kasino, reklamo dyan sa mga bold shows na yan. Yan ang aking gustong i-improve kung sakaling ako'y maging mayor ng Makati. At sa totoo lang, yung mga kasino na yan, hindi nga nila inaaming mayroong kasino sa Makati. Hindi rin nila inaamin na may mga malalaswang palabas sa Makati. Yun ang aking sinasabi na, bakit ba hindi natin harapin at aminin yung katotohanan? At ilabas natin sa taong bayan kung ano yung ating programa.
Alam mo, ako, hinawakan ko yung drugs, Karen, sa Makati for the last 9 years. Isipin mo ngayon, yung lahat ng tao doon sa opisinang yon, tinanggal ni Mayor Binay ng walang rason. Wala nang manghuhuli ng drugs ngayon sa Makati dahil lahat ng empleyado doon sa MADAC, tao ko. Tinanggalan lahat ng tao sa Makati Action Center. At ngayon ay Vice Mayor pa ako, Karen, hanggang June 30. Wala na akong empleyado sa opisina ko. Tinanggal lahat yan dahil yung mga empleyadong yan ay kumakampi sa akin. Yan ba ang sinasabi natin na Jojo Binay nakipaglaban sa Marcelo pagkatapos siya niya ngayong ginagawa sa Makati? Kaya ako, yun ang sinasabi ko na ang sinasabi ni Junjun, protector, bakit di niya aminin yung katotohanan na yan ay ipasasara namin? At alam mo ba yung sinasabi niyang tao, Karen, si Atty. Marasigan? Tao nila yon. Pero bakit sa akin sumama ng magkahiwalay? Si Konsehal Pangilinan, 23 taon nilang kasama. Si Teddy Boy Loxin, si Joker Arroyo, na mga talagang matatandang pamilyang kaibigan ni Mayor Binay. Are they with you? Yes. Even Congressman Teddy Boy Loxin? Yes, tumatakbo ang asawa ni Congressman Loxin sa akin na Congresswoman ng First District. So what do you think was their issue? Well, siguro ang sabihin natin ay malaki na ang ipinagbago nila. Hindi na siguro yung dating pamilya ng Binay ang nakikita nilang nagpapatakbo ng Makati ngayon. Alright, okay. Do you think you actually can win? Kung may awa ang Diyos, Karen, ayokong sabihin diretso. Basta ako'y una, tayo nagdadasal, nagsisipag. At hantayin natin yung waitin kung ano hiyahatol ng taong bayan. Okay, alright. Thank you very much, Vice Mayor Ernesto Mercado. Good luck with you as well. Okay, now, the Manila Archdiocese reminds Filipinos to be more discerning when they cast their votes in May. Details when we return. You're watching Head Start with me, Karen Davila, here on ANC.